Di ba? Kala nyo ito lang ano? Tingnan nyo. Ayan. Ayan. Nag-wild na po siya kung saan saan nakarating yung si ang gustatong. Ngayon, sumabay na may aso eh. Welcome po sa akin channel. So today, ipapakita ko naman ang aking collection ng mga Syngonium. So if you're into Syngoniums, just keep on watching. At kung bago ka sa akin channel, don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kang updated sa aking mga latest uploads. At check nyo na rin po ang aking mumunting plant shop, It's Herbs Plant Shop Manila. So tara, isa-isahin na natin sila. So tara, isa-isahin na po natin sila. Nakakatuwa po, di ba? Unahin na po natin ang pinaka-classic, si Syngonium White Butterfly. Pasensya na po pala kung makakadinig kayo ng mga sari-saring ingay ngayon. Medyo busy ngayon ang paligid. Anyway, so ito nga po ang pinaka-classic, ang White Butterfly. Malamang po, madalas nitong nakikita. At baka mayroon na rin kayo nito. Si White Butterfly po ay siyempre white, may white variegations. Lalo na itong puputi kapag po nasa liwanag ng araw. Hindi siya masyado naarawan po ngayon kaya medyo nag-green. Maganda po siya kasi yung mga dahon niya malalaki. Tsaka yung mga guhit ng white. Hindi naman siya maselan. Tsaka tuloy-tuloy lang po siyang lumalaki. Nabili ko to noong 2019. So mother plant ko na po siya. At may mga nabenta na rin po ako sa herbs plant shop ng ganitong klase. One of the house plants for beginners po. Yan, si White Butterfly. Ang next naman po ay ang napakaganda ring si Syngonium Little Star. Ang cute po nung dahon niya. Actually, mas maraming puti po talaga ito sa gitna. Kaso ngayon, hindi ko alam. Siguro dahil kulang din siya sa araw kasi nung pong bumaha, pinag-akit ko po kasi sila sa terrace eh. So medyo malilim doon. Kaya siguro nag-green sila. Pero pag na-expose po siya sa araw, mas puputi po yan. Dadami ang variegation. Ang cute po kasi ni Little Star kasi mukha ba siyang star? So yung shape ng dahon niya, oh, ang ganda. Meron akong picture nito na yung maraming white. At mother plant ko rin po ito. Nabenta ko na rin po sa herbs plant shop yung iba. So pakikita kayo mga picture po ng maraming white. Ang ganda po niya kasi yung dahon niya, mga payat, yung mga ganun-ganun. Tapos yung slim din yung mga tangkay niya. Yung mga payat po yung tangkay. Tapos mahahaba yung tangkay ng dahon. Hindi kagaya ng ibang mga Syngonium. Easy rin po siya. At fairly reasonable price din. Pero parang medyo rare po si Little Star eh. Compare sa ibang Syngonium. Kaya pag nakakita kayo nito, sunggaban nyo na. Maganda po si Little Star. Next naman po sa aking collection ay si Syngonium Mango Illusion. Maganda rin po si Mango Illusion. Lalo po pagbago yung leaves niya. Kasi pink po yung mga dahon niya na may halong parang yellowish. Yan. Lalo pagbago. Kasi pag medyo naluluma na yung dahon, nag-green na po siya. So lalong maganda po pag yung mga new leaves. Tapos parang may hawig po siya kay White Butterfly. Yung shape po ng dahon niya similar kay White Butterfly. Pero interesting po yung pattern ng leaves niya, yung variegation. Diba? Ang ganda po. Usually pag mga ibang plants, kailangan nakikita nyo talaga ng malapitan para ma-appreciate. Kasi pag sa malayo, minsan parang mukhang dull, ganun yung color. Pero pag sa malapit pala, maganda pala sila. So ito po si Syngonium Mango Illusion. Nabili ko siya 2019 din kasabay ni White Butterfly. Ang next naman po sa aking collection ay ang Syngonium Neglectum. Ayan, napakaganda din po ni Neglectum. Actually si Neglectum parang kamukha ni Alba Variegata. Papakita ko siya mamaya. Oops, nasabi ko tuloy. Parang magkamukha lang sila. May variegation lang po yung isa eh. Anyway, so spotlight sa kanya muna. Ang ganda po ng kulay ng dahon ni Neglectum. Parang olive green ba siya o deep green o parang mag-gold na mag-green. Ang ganda po niya, lalo sa personal. Isipin niyo parang or ng iba, green lang naman yan, parang common. Pero iba po siya, lalo sa personal.
kasi lalo pag are new leaf o iba yung parang gold, may pagka golden, I don't know, yellow green yung new leaves niya. Tapos nagda-dark pag medyo ano na mature. Pero maganda po siya, elegante. Classic po 'yan para sa akin. Tsaka yung name niya, Neglectum eh. Parang kumbaga sa ano, parang nine-neglect, pinapabayaan. Pero true to its name po, hindi siya maselan. Pwede talagang pabayaan tong Syngonium Neglectum. Actually lahat naman, elegante po talaga. Kahit parang kala mo basic lang pero maganda siya. And binibenta rin po namin ito sa Herbs Plant Shop. Actually, karamihan po ng mga Syngonium collection ko is mga mother plant po. Ayan. So, yan po si Syngonium Neglectum. Napakaganda. Next naman po sa aking collection ay isa pang Allusion series. Parang ganun yata. Ayan. Ito po si Syngonium Maria Allusion. Napakaganda rin po ni Maria Allusion. Ang distinct feature naman ni Maria Allusion is yung dahon. Yung dahon niya is makapal. Masabay pa talaga yung aso eh. Kanina tahimik. So yun nga po, makapal yung dahon niya. Tapos parang bukol-bukol yung leaves. Tapos po, yung mga tangkay niya or petio ay ano, makapal tapos matigas. Ay, mataba po. Hindi kagaya ng ibang mga Syngonium na tulad nito. Ayan, manipis po yung tangkay nila. Si Maria Allusion po, makapal. Ayan, makakapal po yung tangkay na matigas. Tapos, kasi sa bagay ito binili, dark po yung dahon niya. As in dark, parang violet na parang maroon. So, nung tumagal na, nag-adjust na siya siguro, nag-iba na kulay. Pero ito dark pa din. Pag yung mature na yung dahon. Pero pag new leaves po, parang pinkish eh. Pinkish na parang may maroon, halo-halo na rin po yung kulay eh. Ang ganda. Tapos napansin ko lang, yung dahon nila minsan ayaw bumuka. Parang tutulungan mo pa silang pumuka minsan eh. Hindi ko alam kung napepeste yun or ano. Pero may gali silang ganun. Parang nakalamukot yung dahon. Ayaw bumuka. Pero ang ganda po eh. Ang glossy. Tapos pinkish na parang dark. Medyo rare din po si Maria Allusion. So kung makakita kayo ng ganito, bilhin nyo na. Sulit po siya. Tsaka ito pala, kayang-kaya po niya sa direct sun na kahit hanggang tanghali po, hindi nasusunog yung dahon. Hindi kagaya ng iba, yung mga white butterfly parang nasusunog sa araw minsan yun eh. Ito po hindi, matibay siya. So maganda na, matibay pa. Mother plant na rin po ito. Binili ko to ng 2020 last year. So kaya medyo manipis na po yung puno niya kasi marami na akong napropagate dyan. Marami na rin po ako nabenta sa Herbs Plant Shop. Pakikita nyo. Okay. So, next naman po sa aking collection ay isa pang napakaganda. Si Syngonium Moonshine. Parang ito medyo bago na po ito eh. Recent ng nauuso. Ang ganda po niya, no? Puting-puti yung dahon. Kahit po old leaves na, white pa din. Ang ganda oh. Isa sa favorite ko din yan. Parang si Moonshine po is parang medium size yung dahon niya. Pati yung puno niya. Hindi po siya parang lumalaki nakagaya ng halimbawa nito. Tas ng mga ganyan. Ang laki po nila eh. Compare nyo sa kanya, maliliit siya yung dahon. Tsaka maigsi yung tangkay ng mga payat. Although nagiging lush siya, kumakapal din po yan. Pero hindi lumalaki ng sobrang laki dahon. Yun lang po napansin ko. Tapos nakakatuwa siya. Aggressive din siya eh. Mabilis po siyang tumubo. Mabilis mag-ugat. Yun po, nakakatuwa siya. Ang ganda niya. At nakapag-propagate na rin po ako to. Ito po mother plant ko. Available po to sa shop namin. So, yan po ang napakaganda. Puting-puti na si Syngonium Moonshine. Next po sa aking collection ay si Syngonium Angustatum. Actually, hindi ko na maalam kung collection ba to. Ano. Tumutubo lang po kasi dito sa garden to. Siya yung pinaka marami dito nagwa-wild. Kala nyo, ito lang ano. Tingnan nyo. Ayan. Ayan. Nag-wild na po siya kung saan-saan na nakarating. So, ito po yung wala rin kaselan-selang Syngonium. At interesting po siya kasi, ito po kasi juvenile pa siya. Pag juvenile po, yung variegation niya, lumilitaw yung white. Ang ganda, oh. Tapos lalo pag maliliit po na ganyan. Kitang-kita yung variegation. So, parang ano eh, nakakatuwa pong collect eh, alagaan. Pero, pag yan po hinayaan yung gumapang ng gumapang sa pader, mga yan, or sa puno, mawawala po yung variegation nila. Well, kagaya din ng ibang Syngonium po ganun eh. Nawawala yung variegation kapag
nagmamature na. So isa po ito doon. So mawawala na po yung mga white niyan. Pakikita ko sa inyo po yung pag nakagapang na sa puno. Pero pagmasdan muna natin yung mga variegated. Ang ganda, di ba? Ang ganda eh. May nabenta na rin pala ako sa Herbs Plant Shop nito. Binibenta ko sila ng super lush. As in, malalago. Ganda, no? Nakakatuwa din. Papakita ko po yung mature form. Ayan. Wala na siyang dahon. Ay, wala na siyang dahon. Wala na siyang variegation. Pero maganda pa rin yung shape ng leaves niya, di ba? Ayan po siya pag gumapang na ng gumapang. Tapos meron pa yun. Yun, sa mangga. Ayan. Naging monster na siya, giant na. Wala na yung mga variegation niya. Pero maganda pa rin po, di ba? Interesting yung mga syngonium eh. Mapanlin lang. Okay po, so nasa last remaining 3 na tayo ng aking collection. Mga medyo pang malakasan na to. So ito po. Ang kasunod po ay si Syngonium Wendlandii na napakaganda. Isa rin po ito sa aking favorite na syngonium. Okay, maingay. Baka magtampo yung iba. Naging wishlist ko po ito actually. Tsaka noon parang mahal to eh. Pero nung nalaman kong medyo mura pala, wow, mas lalo akong natuwa. Jeep po ito sa akin ng actually ng baby ko, ng birthday ko. Yes! Yee, salamat po! So yun nga po, napakaganda po ni Wendlandii kasi ano, velvet po yung texture ng leaves niya. Oh, ang ganda. Lalo po pag bago yung leaf niya, oh, velvety talaga. Tas medyo matingkad yung pagka-green. Ang ganda. Kahit yung mature naman po, yung medyo old na, maganda pa rin naman. Ayan, hindi naman nawawala din yung variegation. Pero iba lang po talaga pag yung new leaf. Ang ganda. Oh. Matingkad yung pagka-green. So, kagaya po ng ibang syngonium, easy naman din siya. Eh, nakapag-propagate na rin pala ako nito kasi mother plant na rin po ito. Available din po ito sa Herbs Plant Shop. So, check nyo na lang po yung shop namin sa Mumunti namin Plant Shop. Tsaka alam nyo po, ewan ko ha, share ko lang. Ang tingin ko po kasi sa mga halaman na pag velvet yung texture, parang tingin ko dapat mahal sila. Or tingin ko mamahalin sila. Nare-relate ko sila sa parang mga carpeting gano'n sa mga hotel. Yung mga may carpet, ang impression mo, luxury parang gano'n. Mamahalin. So yun ang tingin ko sa mga halaman na velvet po, na mamahalin. So pag naisip ko nga itong si Wendlandii, dapat tingin ko mahal to eh. Dapat lumilevel to sa mga Albo Variegata kasi parang special po kasi yung dating niya kasi nga ang ganda ng texture niya eh. Ewan ko, opinion ko lang naman po yun kasi tingnan niyo yung mga ibang philodendron, mahal po yung mga velvet yung texture na philodendron, halimbawa yung mga Melanochrysum, Gigas, mga Gloriosum, mahal din yun eh. I don't know kung sa texture yun or dahil talagang mahal lang talaga sila dahil rare sila. So ito easy lang din po si ano, easy na napakaganda. So dapat magkaroon din kayo nito ng Syngonium Wendlandii. So last 2 na po tayo. Ito na po si Syngonium Albo Variegata. Yan, nakakatuwa din siya. Para po siyang si ano eh. Yun nga po, parang si Neglectum lang eh. Na nagkaroon ng variegation. So napansin nyo po, medyo maliit din yung albo ko kasi pricey po kasi sila. Lalo na nabili to. I think last year, December yata. Kaya po medyo maliit lang yung nabili namin kasi mahal. Yan. So ngayon medyo mahal pa rin, although mas mahal po nun. So syempre po, mahal siya dahil ang mga variegated na plants po mahal. Usually. Pero variegated kutsarita is waving. Ano mahal mahal. So, joke lang po. So, pero yung mga syngonium na variegated or philodendron, mahal yan eh. Yung mga monstera. So napansin ko lang sa kanya, parang kokonti yung variegation. Mas marami may green. Natatakot nga po ako dito kasi paunti-unti yung green. Tulad ito po ngayon, oh, itong new leaf niya, walang variegation. Huwag ka naman sana mag-revert. Sana yung susunod na dahon mo is may variegation. Ito po yung nauna dito sa green. Oh. May kapraso lang. Oh. Nawala yung kabako nun kasi nagkaroon ng white yung baby leaf. Kaso po yung bago, walang variegation. Sana bumalik ulit. Kaya po nilagay ko sa may maaraw eh. Para ma-encourage yung ano niya. Pagbalitaw ng variegation.
Pero yung variegated part po ang ganda. Oh. Sana dumami pa yung variegation sa dahon niya sa mga susunod na leaves. Ang ganda po niya. Ayan. So ayan po si Bulinggetong pang Syngonium albo variegata. Now we're down to our very last Syngonium. Ito ay si Syngonium Three Kings. Siguro di niya naman ako masisisi kung bakit siya yung last. Bias ba? Pero kasi wishlist ko po talaga to. Nung una ko palang itong nakita, naganda na talaga ako na parang naisip ko talaga sana meron ako nun. And well, here it is. Sabi nga, napakaganda. Yung kaiba eh. Yung gulo-gulo yung pattern. Kombinasyon na ng white, medyo greenish, tapos may parang konting yellow, tapos medyo glossy na green na dark, tapos may konting yellow-yellow na kahalo. Magulo siya eh. Kahit ano, hindi pare-parehas yung nakikita mo sa bawat dahon niya. Gulo. Parang may hawig po siya dun sa ano, scrambled egg ba yun na Syngonium. Mahal naman kasi mga yan eh. Yun. So parang ganun, na-imagine ko parang yung scrambled egg ba yun. Baka may ito rin pala yun. Oh. Pero iba yata yun. Ang ganda oh. Grabe. Sobrang ganda. At dahil din po yan sa baby ko, kaya nagkaroon ako nito. Ko talaga. Thank you po. Every leaf is ano, interesting po yung mga pattern. Nakakatuwa. So kung mapapansin nyo din po, maliit lang siya, Bulinggetong. Oh. Kasi po, medyo pricey din siya. Last year din po ito nabili, baka December. Pero mas mahal si Albo Variegata. Pero still, pero tingnan nyo, kahit mas mahal yung iba sa kanya, ito rin naisip ko, talagang yung tsura pa lang mamahalin na eh. Yung talagang parang sulit eh pag nagkaroon ka. Kasi maganda talaga. Kaya hindi ko alam kung ba't Three Kings ang pangalan niya. Wala akong nakikita ang tatlong hari. Sa mga dahon. So, yun, easy lang din po si Three Kings. Kasama lang din ang mga ibang Syngonium ko dito lang. Actually sa baba ng puno ng Adelpha sa garden nakalagay sila ngayon. Tsaka po, nung bumaha pala, nilagay ko sila sa terrace. Eh, medyo malilim dun. Buti, maganda pa rin yung lumitaw na variegated sa kanya. White pa din. Masasabi ko ba na siya ba yung pinaka-favorite kong Syngonium? Kayong maingay, magtatampo yung iba. Okay, so that concludes my Syngonium collection. At kung nagustuhan nyo ang video ito, don't forget to subscribe and click the notification bell para lagi kayong updated sa aking mga latest uploads. At check nyo rin po ang aking mumunting plant shop, It's Herbs Plant Shop Manila. So again, thank you for watching and God bless!